Welcome back sa ating mga balitang basketball, Lakers versus Minnesota bukas na to. Sino nga ba ang llamado at dehado sa kanilang labanan? Pinaburan ng mga eksperto ang Lakers laban sa Minnesota. Itong Lakers daw kasi ay stuck pa rin yung kanilang lineup at walang nagbago. Ibig sabihin nun ay lamang sila sa chemistry. At dumagdag pangaraw si Dalton Connect na sa preseason ay nagpamalas, gumawa ng ingay mga idol. Samantalang itong Minnesota naman, although malakas pa rin naman sila, subalit sila'y nawalan ng Karl Anthony Towns na malaking nga ho ang naging factor sa kanilang chemistry noong nakarang season. Ngayon kasi ay susubukan pa ng Minnesota sina DiVincenzo and Julius Randle sa kanilang mga lineup. Sabihin na lang natin na ang Lakers ay mayroong 75% na manalo at ang Minnesota naman ay 25%. Magaling pa rin naman itong Minnesota sa opensa at sa kanilang depensa, kaya nagtagumpay sila sa mga nagdaang season. Subalit nga mayroong nagbago sa kanila at kaya aabangan natin yan kung maipagpapatuloy ba yan ng Minnesota. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo na pabor ang eksperto sa Lakers at sila ang paboritong manalo laban sa Minnesota? Malakas na ang Spurs noong nakarang season, hindi nga lang sila nakakasabay sa mga mas malakas pa na mga koponan. Pero eto, biglang lumakas pa yung kanilang lineup kumpara noong last season. Sa ngayon, ang kanilang projected starting lineup ay Chris Paul, Julian Champagne, Harrison Barnes, Jeremy Sochan, and Victor Wimbanyama. Napaka-stack ng kanilang starting lineup mga idol. At kung mapapansin nyo, mayroon ng halong veterano. Yan ang kanilang kulang noong nakarang season. Ngayon, mayroon ng veterano kay Harrison Barnes at mayroon pang magaling na point guard kay Chris Paul mga idol. Kaya siguradong mag-i-improve daw ang record ng Spurs kumpara sa nagdaang season. Well, ating abangan yan. Hindi naman nangangamba si Jonathan Kuminga kahit na hindi siya binigyan ng extension ng Golden State Warriors sa araw na to. Matarandaan na sinabi mismo ni Jonathan Kuminga sa kanilang media day na wala siyang pakialam sa extension. Kung meron, edi okay. Kung wala, ay okay lang din. Ang season na ito ay gagamitin niya raw para mag-focus sa kanyang sarili, sa kanyang laro at kung paano niya ba matutulungan ang kanyang koponan. Ngayon mga idol, sinabi rin niya na it's a matter of time lang daw na mapatunayan niya sa Golden State Warriors na hindi lang siya basta-basta isang two-way player, kundi papatunayan niya na siya ay kalibel ni na Pascal Siakam o ni Kawhi Leonard. Sa pagkawala nga ho ni Klay Thompson mga idol, nagbukas ang posisyon para kay Jonathan Kuminga. Hindi man siya shooting guard pero kahit papano, maambunan din siya ng minuto galing doon. Totally, hindi pa huli ang lahat para kay Kuminga. May pagkakataon pa siyang magkaroon ng max contract at ayon sa mga rumors, mas malaki pa ito sa susunod na season.